Sama rin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kabayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Uli sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng munting pangaral ng munting channel na ito, sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas. Uli po tayong magpasalamat kay Abayawa sa buhay na itinagkaloob niya sa atin. O, sa lahat ng mga kapatid na nasa kapulungan at maging yung ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Abayawa. Ngayon po ay December 2, 2021. Ganap na pong alas 5:55 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Ang ating paksa sa araw na ito ay kaunting kalaman sa kasulatan, sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So, marahil, o nabasa nyo na ito, itong talata na ito, yung ibang mga aral doon sa aking napanood, ginamit itong talatang ito doon sa debate. Oho, kasi may nakalagay dyan doon sa Biblia, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, yung paho, kundi laban sa mga pamunuan. Kinuha niyo yung salitang pamunuan. Iniisip kasi noong mga aral na kinakailangan kung makikipag-discussion ka or makikipag-debate ka, dapat yung namumuno, hindi yung ministro o hindi yung mababa, hindi yung pamunuan. Kinuhaan niya ko yan eh. Yung talatang yan para doon sa debate or diskusyon. Aho, meron silang bisita na isang reliyon. Bakit ang wika ang gusto niya makibati yung pamunuan? So, yan ang kinuha. Yan talatang yan, 6:12 ang wika. So may tagabasa siya. Tama ho ba yung interpretasyon niya? Hinggil dyan sa 6:12 ng Epeso. Ano? Tama ho ba? O tingnan natin. Tingnan natin yung ayon sa Espiritu ni Abayawa para makita natin. Una, ang tinutukoy dyan, hindi naman sa diskusyon o debate. Ah, sabi ni Pablo doon sa mga kapatid, sa mga taga-Epeso, sapagkat ang kalaban natin pertaining dun sa mga banal ay hindi mga tao. So, dun pa lang out na siya dahil hindi mga tao eh. So, hindi talagang pamunuan o is yung namuno o yung sinasabing na founder ng reliyon, kundi, sabi niya, masasamang espiritu. Ah, masasama, marami. O hindi isang individual, kundi marami. Ay, ano ho ba yung masasamang espiritu na yan? O, na yung kalaban nung mga banal. Ano? Ayan. Tama ho ba sila? O yung gobyerno ba? Di ba? O, tingnan natin. Para makita natin. Tuloy muna natin. O, magandang ano ito ha. Ito ho, isa Epeso. O, umpisa ako doon sa Jesus. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ito ho yung keywords o keyword. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, hindi yung laman at dugo, hindi tao. Ano ang kalaban? Kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Abay, marami pala. Marami tayong kalaban. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano yung masasamang espiritu na yan na binabanggit dyan? Ano ba? Sino yung kalaban na yan? Oh. Para maintindihan natin. Ha? Oh.
mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa mundong ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban, manatili pa rin kayong matatag. Kita niyo na ho ba? Kung sino yung kalaban? Ah, marami ho. Marami yung kalaban na yan. Sino yan? Ah, na masasamang espiritu. Ah? Di ba? Oh. Para maintindihan natin. Sino ho yan? Ayan. Alam niyo ba yung salitang espiritu ay bilang ating pagkatao upang ilarawan ng ilang mga damdamin o kilos. May binabanggit ho doon sa 1 Corinto 2:12. Ano? Ayan. Marami ho ito pero ilan lang ho ang babasahin ko ho. At baka mamaya sa dami lalo nating hindi maintindihan. Ayan. Ang sabi diyan, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ibig sabihin, merong espiritu ng sanlibutan. Ano yung espiritu ng sanlibutan? O di ba yan yung dating nilalakaran natin? Dating lakaran natin yan, espiritu ng sanlibutan. Ano pa ho? O, espiritu ng kaduwagan. O, pangalawang Timoteo, 1:7. Ha? Meron pa ba tayo niyan? Ha? Sapagkat yung Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu pangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. O, yung una, espiritu ng sanlibutan. Ikalawa, espiritu ng karuwagan o spirit of fear. Pwede ba? Ayan. So, dalawa na ano? Ay yung unang 1:4-13. Espiritu ng kamalian. Ay ibig sabihin, o hindi lang isa, ha? May espiritu ng sanlibutan, ikalawa ay espiritu ng kaduwagan, ay paano naman yung espiritu ng kamalian? Ano? Sino ba ang gumaganap dyan? Ay walang iba ho kundi si Satanas. Yung laman. Ano? Ang dami yung yun eh. Kaya nga, ang sinasabi yan, kundi masasamang espiritu. Ano? O ay di pupunta na naman doon sa laman? O? Sa laman na naman pupunta yan, mga kapatid. O? Kapag ikaw ay naduduwag, ay di, sa laman yan. Ha? Kapag ikaw ay merong espiritu ng sanlibutan, kung ano yung mga ginagawa ng sanlibutan, ginagawa mo pa rin, o di sa laman pa rin. Yan yung kalaban na sinasabi ho dyan, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Hindi mo kailangan patayin. Sino? Yung kapwa mo. Hindi yun ang kalaban eh. Ang kalaban mo mismo, sarili mo. Bakit? Hindi ba minsan ay naduduwag ka? Hindi ba minsan ay ikaw ay nagkakamali? Hindi ba ikaw ay gumagawa ng mga bagay na sanlibutan? Di ba? Oh.
Ang dami yun yan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi niyan, masasamang espirito. Doon sa ang Biblia, ang nakalagay, sapagkat ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Mga. Ay di, ang dami. O isa-isahin niyo yung Galacia, 5:19. Yun, puro kalaban o yun. Yan yung kalaban. Hindi yan yung pamunuan na pagka nakikipagdiskusyon ka, e kakalabanin mo. Hindi nga tao ho eh, ang kalaban mo. Ang kalaban mo mismo, yung sarili mo. Bakit? Di ba minsan ay naduduwag ka? O. Oh. Di ba? O. Oh. Espiritu ng pakikiapid. Meron din mo ba yan? Meron mo. O. Oh. Espiritu ng kahinaan. Huh? Niyo ba? O mapang-akit na mga espiritu. Espiritu ng takot. Niyo ba? O espiritu ng kamalian. Ay, doon sa dos-dos ng Epeso, espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yan o yung kalaban. Ang sinulatan ni Pablo, yung mga kapatid, doon sa Epeso. Labas ho ito. Sa iglesia, church, simbahan, o anumang reliyon, labas sila. Oh? Sino ang kalaban? Yung laman. Yung masasamang espirito. Oh? Na tinatawag na Satanas, na tinatawag na laman. Diablo. O paano magagapi? O. Di ba may hirap gapiin yung sarili mo? Pinakamahirap gapiin yan. Di ba? O yung iba nagpapakalayaw na lang. Wala ko eh. Hindi niya kayang gapiin. Bakit? Nasa laman siya eh. Di ba? Okay na. Sige. Yung espiritu ng pagkakamali, okay na yan? Ano niya? Yung espiritu ng kaduwagan, okay na yan? Oh, eh, hindi naman tayo binigyan ng espiritu ng karuwagan. Ah. Dapat naandun yung lakas ng loob. Di ba? Oh. Unang Juan, 4:4-5. O, tingnan natin. O, di mali yung aplikasyon noong preacher. Di ba? Pero mo, ipinatungkol niya, kinuha yung talata, ipinatungkol doon sa pamunuan. Ha? Noong iglesia. Eh, mali pala. Kasi hindi naman tumutukoy yan sa reliyon. Tumutukoy yan doon sa mga kapatid. Hmm. Ano nakalagay ho dyan? Ngunit, mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwag at sinungaling na propeta dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kay Satanas. Ayun. Sino si Satanas? Yan yung laman. Oh. Diba? Yan yung lupa. Oh. Diba? Sa laman, ha? Sa lupa, sa diablo. Ayan nga natin. O paano ka mapapagtagumpayan yan? Ayan, nakaletra din kung paano mo pagtatagumpayan. O, hindi ito ang karunungan bumaba mula sa itaas, kundi ang naukul sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayun. O, the bull's eye. Kita natin, di ba? O. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. O di sa pwera na yun, sinasabi nila diskusyon, debate. Abay, ang lakas pa magamon. Ang ipaharap mo ang wika sa akin na hindi ang mga ministro. Ang ipaharap mo sa akin, yung pamunuan ninyo ang wika. Sala. Pero kinuha mo itong talatang ito, hindi man para sa inyo,
para yun dun sa mga banal na sa Epeso. Di ba? Ganyan ang paggamit ng kasulatan na merong espiritu. Gagamit ka ng talata, hindi naman para doon. E pero mo, pamunuan pala ng iglesia na yan. Hindi yun yan. Ang kalaban mo mismo, yung pamunuan nino, o nung laman, o nung lupa, nung diablo, eh walang iba kundi yan yung laman eh. Sino ba nakakadama ng espiritu ng kaduwagan? Sino? O hindi ba yung tao? Tayo mismo. O? Yung espiritu na kamalian. Na minsan ay nagkakamali tayo. Sino nakakadama nun? Hindi ba yung laman natin? Yung espiritu ng sanlibutan. Ano yun? Yung lato ng ipinagdiriwang. O? Ng sanlibutan. Kaarawan ng kapanganakan, kaarawan ng kamatayan, kaarawan ng kasal, kaarawan ng binyag, kaarawan ng bautismo. Nakikita natin yan, ha? Yan yung espiritu ng sanglibutan. Tapos sasabihin mo, nasa kapulungan ka. Ha? Pero nagbe-birthday ka. Ha? Oh. Nakikikain ka. Yan o ba? O, paano? Paano magagabi yan? Ito, nakasulat din naman. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. May binigay naman pala si Yahweh. Ha? Na gamit para digmain. O, yung laman. Para oras na dumating ang kasamaan, ayan na, ay magawa ninyo makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo, gawin yung sinturon, yung katotohanan, huwag yung kasinungalingan. Oh, magsabi tayo kung ano yung katotohanan, huwag pagharian natin o sa atin yung kasinungalingan. Eh minsan po kasi, nagagamit yung kasinungalingan para lamang pagtakpan yung sarili niya. Di baling magsinungaling na. Sala ho yan. Ibig sabihin, nasa laman ka pa rin. Mabibigla ka na lamang. Ba't nasabi ko yun? Ibig sabihin lamang, ang tumitira na espiritong nasa iyo o espiritu ng kasinungalingan. Kaya nga, mga. O di mga laman. Di ba? O tuloy natin. Isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot ninyo. Di ba? Ang tinutukoy dito, yung mga banal. Hindi yung nasa iglesia, nasa simbahan, o nasa relihiyon. Hindi ho eh, mga banal. Bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hanggat meron ng kaguluhan, ibig sabihin, yung espiritu ng kaguluhan, espiritu ng laman, nasa iyo. Kasi binibigay niya kapayapaan eh. Oh, hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng panunukso ni Satanas. Na parang mga palasong nagbiliyab, isuot nyo bilang helmet ang tinagat ninyong kaligtasan. Saan? Sa kasalanan. Gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos. Alin yung salita ng Diyos na yan? O di ba yung ating ini-upload ngayon? Genesis to Revelation o yan ha? Nakaloob ng banal na Espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat na dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Ah, huwag daw ang wika magpabaya. Eh, baka ho, easy-easy ginagawa natin. Ah, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Oh? Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako, nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipayag ko ang buong tapang. Oh?
ang magandang balita na inilihim noon sapagkat sinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balita ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararap. Wala na yung espiritu na karuwagan kay Pablo. O baka nakikita pa natin sa sarili natin yan. Yung espiritu ng karuwagan. Espiritu ng kadamutan. Eh kaya na sinasabi niya, mga, ha? Kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Akala nila, yan ang sinasabi natin eh. Ha? Galing ang wika sa itaas. Hindi ah! Di ba? O eh, masasama ang espiritu ang wika. Ay, pag analisa nila, ay ang wika ay nasa kaitaasan. Hindi, nasa iyo mismo. Kasi hindi hagip yan. Oh. Eh tayo, alam na natin yan sapagkat meron tayong espiritu. May abayawa na nananahan. Eh paano yung nasa laman? Hagip ba nila yan? Di ba hindi? Oh. Wala. Ayan ang sinasabi noong sa 12 ng Epeso. Yung iba ko kasi, ipinangangaral nila, palibasa nasa laman, hindi makuha. Hindi nila alam yung aral ni Satanas. O, na yan pala yung laman. Na ipinapanakot pa nga ang wika nila yan eh. Di ba? Pinapanakot ng mga relihiyon si Satanas. Kasi nga, simbolismo yan ng impyerno. O, sala, di ba? Isang malaking kamalian na ipinangaral ng reliyon, isang malaking kasinungalingan na pinaniniwalaan ng napakaraming mapapahamak at napahamak na. Kasi once na ikaw ay namatay na at naandiyan ka sa laman, sinasabi niya letra for letra. Once na ikaw ay namatay, nang ikaw ay lumalakad sa laman, ano ba ang sinasabi? Yan, di ba? Kaya yung sasabihin nila, nahuhukuman pa ni Kristo. Hindi na. Ngayon pa lang, alam mo na eh. O, ano mangyayari? Pagka ikaw ay nabumuhay, doon sa laman, ang mga namumuhay na ganito, alin, yung laman, ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Paano sasabihin mong hatulan ka pa ni Kristo? Eh, hinahatulan ka na nga ngayon eh. Di ba? Ano sabi ng mga relihiyon? Ah, darating ang wika ang Kristo, at ano? Para saan? Hahatulan ng wika yung mga tao. Ba't ka hatulan ni Kristo? Ngayon palang buhay ka, hinahatulan ka eh. Kaya pagka ikaw ay namatay, nang nasa laman, ang hatol sa iyo, hindi ka magmamana or hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Isang malaking kasinungalingan mo yun. Ano yun? Pinaasa ka? O tingnan ninyo, tanongin nyo, ikaw ba ligtas na? Ano sasabihin ng mga yan? Hindi pa ah. Hindi pa nga dumadating ang wika ang Kristo. Doon pa lamang hatulan ang tao. Sala! Para ano yung kasulatan na yan? Para saan yan? O kaya nga ginawa yan eh. Para kanino? O para doon sa mga banal. Hindi ba? So ngayon, alam mo, namumuhay ka ng nasa laman? Hindi ka makakapasok. Hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Di ba? Oo. Lahat ng mga tao na sumusunod o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi mapapabilang yan sa kaharian ng Diyos. Nakikiapin? Idami sa reliyon yan ha. Ang dami sa reliyon yan, nakikiapin. Nakikiapin sa kapwa lalaki, nakikiapin sa kapwa babae. Pwede pa yung pangangalan niya sa hindi niya asawa. Kaya nga, ang isang may asawa, itinali ng kautusan niyan. Hanggat buhay ang isa, hindi ka po pwede mag-asawa. Bakit? Tali ka ng kautusan niya. Di ba? O di ba sa kasal ng huwes, kasal ng pare, di ba na usip, annulment? Di ba?
Naghiwalay lang sila eh. Naghiwalay ng bahay. Akala ng isa, pwede na. Sala. Hanggat buhay yan, nakatali ka dun sa kautusan. Diba? Kaya puro kaguluhan. Wala yung kapayapaan. Bakit? Ay, nananatili ka dun sa kasalanan. Ayun mga kapatid, maliwanag mo yung nakasulat. Yung Epeso 6.12 ay sinulat ni Pablo dun sa mga kapatid sa Epeso. Ah, sa kapulungan. Sapagkat ang kalaban natin may pantukol. May personal pronoun. Hindi ka maliligaw eh. Ginamit ng isang preacher sa debate. Huwag niyo wikang paharapin sa akin yung inyong mga miyembro. Huwag niyo paharapin sa akin ang wika, yung mga ministro niyo. Ang paharapin niyo sa akin yung pamunuan. Basa sa 6.12 ng Epeso. Sala. Semplan. Eh, tinutukoy dyan, no? Masasamang espiritu. Yun yung laman. Ayan na. Maliwanag yan, mga kapatid, ha? Oh, hindi paligoy-ligo yan. Walang bola yan. Oh, walang sariling opinion yan. Nakaletra yan. Oh, andun din yung sagot. Ibababa nyo lang yung basa. Andun na. Di ba? Magbikis yun sa katotohanan. Oh, napakaliwanag yan. Ayan, no? Gawin yung sinturon ang katotohanan. Huwag na kayong masinungaling. Yung pagiging makatuwid nyo or pagka makatuwid. Ano pa? Yun daw isuot ninyo yung bilang sapatos, yung pagiging handa sa pangangaral na magandang balita. Huwag yung masama. Di ba? O, na nagbibigay ng kapayapaan. Yung magandang balita, yan yung nagbibigay ng kapayapaan. Alin yung masamang balita? Impyerno. O, pag hindi kayo nag-ikapo, impyerno kayo. Pag hindi kayo nagbigay ng handog na haing pasalamat, impyerno kayo. Ayun na po, nakita ko na po yung aking reminder. O muli po, maraming pong salamat sa ating mga anon viewers at sa ating mga kapatiran dito sa YouTube Live Monitor. O, magandang gabi, Brad Alberto Palag. And then, Sister Cristina Juarez, magandang gabi. Christopher Perez, magandang gabi, bro. Same to you. Brad Rodelio Naba, Brad Melchor Pasis, Brad Wilfred Bedes, magandang gabi. Sir Loren Paula, Emiliano Manning Jr., Brad Noli Tongkua, Sister Gina Makoko, Brad Joel Suela, Sister Lori Calderon, Sister Lolita Corsiga, Sister Chris de la Cosquín, Sister Berisha Shirley, ayan, Brad Sam Welrotoni, and then Brad Fortunato Juarez, Rodelio Naba, Brad Leonardo Corsiga, Brad Edmundo Umali, Fernando Labillera, Chris de la Cruz Kim, Brad Nel Umali, Sister Chris Junker, Imelda Alfonso, ayan, magandang gabi. Brad Arnold Makoko, magandang gabi, Brad. And then, sabi ni Rabbi Mondomali, kaya nga, bro, ang mga reliyon na inisipa si Satanas o Diablo daw yung masamang espiritu, yung pala yung sarili natin na gumagawa sa laman. O, tama ko yan. Yan yung kalaban natin. Eh, pinakamahirap na kalaban yung sarili. Hindi ba? O, Sister Maria Victoria. Yan. And then, Sister Vivian Mana. Sister Lolita Corsiga, habang buhay pa po, ay inatulan akong patuloy po sa paggawa ng kasalan. Eh, ang hatol naman yan, lagi kamatayan, basta ikaw. Ako, eh, sabi ko nga sa inyo, sana nasusundan ninyo yung aking i-upload. Dapat nasusundan ko ninyo yun. Napakalaking bagay yan. Yung ating i-upload na mga iba't ibang aklat na kasulatan. Sebastian Juarez. Ayan. Sister Lorraine Paulan. Doon sa ating mga kapatid sa GC. Si Brad Wilfredo Balatibat. Ayan, nandun na ho. Si sino pa ang
So halos nandito na sa ating mga monitor, nasa monitor na natin sa Sister Rosely Bandoho. Mukhang na libanan ko. maliwanag ko ha, mga kapatid. Na yung kalaban dyan, walang iba, bakit ang dami masasamang espiritu? Talaga ho marami yan. Yun lang, isa-isa yun yung laman. Di, anong tawag ko doon? Diba? O plus yung ating mga idinagdag pa. Sister Lolita Corsiga, pinipilit ko po ang mapanood at makapag-post. Malaking bagay ho yan. At yan ho, eh, pag natapos natin, aba, itsura na ho tayo na nabasa natin yung kasulatan. No? Maraming salamat doon sa mga nagtsatsaga. Eh kasi ho, kung ako ay nag-upload ay minsan ay 10, 15. hindi kaya sa isang upuan lang yan ho, pagka kayo ay makikinig. Eh, ganun ho talaga. Lobby niya mayawa na pagkalooban tayo ng pangunawa na ating maunawaan lahat po natin ina-upload. Maraming salamat sa bawat isa. Masalamat po kay Bayawa sa ipinagkaloob niya sa atin na aral sa hapon po ito. Oh, malaking ano ito, malaking bagay o karagdagan na naman ho doon sa ating nakaimbak ng kaunting kaalaman sa kasulatan. Ano? Ayan, sabi ni Rodnoli Tungkuan, napakaganda at napakalina bro. Salamat kay Bayawa sa magandang aral sa araw na ito at lahat ng ano viewers. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abba Yahawa, ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ng paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Magandang gabi sa lahat ng kapatid sa kapulungan.